Madaling araw na nang makabalik ng bansa si dating Banban Mayor Alice Guo mula Indonesia, kung saan siya naaresto. Ang iba pang detalye sa ulat ni Bel Custodio. Nakaposa sa nakasuot ng CIDG detainee uniform si Alice Guo nang bumalik sa bansa. Kasama niyang bumalik sa bansa si na Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. at Philippine National Police Chief General Romel Barbil. Ayon kay Secretary Abalos, binasahan na ng Miranda rights si Guo habang sakay ng eroplano. Kaugnay nito ng inihaing warrant of arrest ng Korte ng Capas Tarlac para sa kasong graft. Sumailalim ang dating alkalde sa medical examination, mugshot at fingerprint procedure. Kung makakapagpiansa si Guo, dadalhin siya sa Senado dahil may warrant of arrest siya dahil sa contempt. Kung hindi naman siya makakapagpiansa, ay mapupunta siya sa kustodiya ng PNP CIDG. Yung nga ang sinasabi namin kay Alice, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kung ikaw natatakot sa buhay mo, we will provide you all of the security packet ng kailangan mo, importante lang. Ituro mo ang mga taong malalaking ito. Lahat ng pangalan ibigay mo para magkaroon ng hustisya na dito at matapos na ito. Dumepensa si Abalo sa kumalat na larawan online kung saan nakawaki post pa si Alice Guo kasama siya. Pinadocument namin para lang malinaw ito. Eh, hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya. Nakaharap siya. Siyempre, nakatingin ako sa kabilang ganun. Ang hirap naman nun, hindi ba? So, yun po ang nangyari niyan. Ayon naman kay Guo, masaya siya dahil sa paninigurado ng gobyerno sa kanyang kaligtasan. Na meron po akong death threat po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Pagkatapos ito, hindi na nagbigay pa ng pahayag si Guo sa press conference. Tumanggi rin siyang magtanggal ng face mask alinsunod sa kanyang karapatan. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.